Isang love team sa loob at labas ng showbiz, ang sumikat at kinakiligan noong 1950s hanggang 1960s. Sila ay si Saldi Shernock at Shirley Gorospe. Si Shirley ay isang mestiza actress na nakilala sa pelikulang Pitong Gabi sa Hong Kong, Basta Pinoy, at Sa Bawat Patak ng Dugo. Siya ay tanyag na contract star ng Premier Productions, at naka-love team ang aktor na si Saldi, na kalaunan ay nauwi sa kasalan sa tunay na buhay. Alamin natin ang naging buhay at pagpanaw ni Shirley sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Si Shirley Endoso, na mas kilala sa kanyang screen name na Shirley Gorospe, ay ipinanganak noong July 8, 1938 sa Hawaii sa Estados Unidos. Ang kanyang ama ay isang Ilocano, at ang kanyang ina ay isang Portuguese, na nakatira sa Hawaii. Sa murang edad ay pinangarap ni Shirley na maging isang Broadway star. Siya ay nag-aral ng ballet, at naging mahusay na dancer ng jazz ballet. Si Shirley ay nagsimula bilang beauty queen sa edad na 17, nang siya ay nanalo ng beauty title noong 1956 bilang Miss Philippines California, sa selebrasyon ng Independence Day sa isang Filipino community sa Los Angeles. Bilang premyo, si Shirley ay binigyan ng all-expense-paid trip sa Pilipinas, at dito siya nakita ng filmmaker na si Sirio Santiago. Kinumbinse ni Sirio ang dalaga, na subukan ang pag-aartista, na kinonsidera naman ni Shirley. Siya ay unang nakasama sa isang pelikulang kinunan sa LA at Disneyland, na naging simula ng kanyang karera sa mundo ng entertainment. Ito ay ang pelikulang Sweethearts noong 1957, kung saan si Shirley ay unang ipinakilala sa pinilakang tabing, sa ilalim ng direksyon ng national artist na si Jerry De Leon. Nang panahon din ito nang kanyang makilala ang tanyag na aktor na si Saldi Shernock. Si Shirley ay dumalo sa courtesy call ng dating Presidente Ramon Magsaysay sa Malacañang Palace na dinaluhan din ni Saldi, kasama ang ilan pang mga artistang bahagi ng isang basketball team noon. Sinasabing ang pagkikita ng dalawa ay love at first sight, at sila ay kalaunang naging sikat na love team ng Premier Productions. Dahil halos hindi nakakapagsalita ng Tagalog si Shirley, siya ay madalas gumanap sa mga pelikula bilang balikbayan. Siya ay nagsimulang makilala sa industriya ng pelikula, lalo na nang maging magkasintahan sa tunay na buhay si Shirley at Saldi. Ilan sa kanyang mga naging pelikula ay ang Tipin noong 1957. Be My Love, Shirley My Darling, Obra Maestra at You're My Everything noong 1958. Ang kanyang Kamahalan at Pitong Gatang noon 1959. Materiales Fuertes, Hong Kong Honeymoon, Viuda de Oro, Basta Pinoy at Sa Bawat Patak ng Dugo noon 1960. Espionage Far East noon 1961. Walang Susuko noon 1962. Phil American Girl, at Goryeo, Kahapon Ngayon at Bukas noon 1963. Pitong Gabi sa Hong Kong noon 1966. P.S. I Love You noon 1967, Honey and West noon 1968, at marami pang iba. Maliban kay Saldi, ay nakatambal ni Shirley ang ilang mga sikat na aktor ng panahong iyon, tulad nila Fernando Poe Jr., Pancho Magalona, Bernard Belleza, at iba pa. Sa gitna ng kasikatan ng dalaga, si Shirley at Saldi ay nagpakasal, sa tulong ng ilan mga naging kaibigan sa showbiz noon January 1958. Sila ay ikinasal sa isang civil wedding sa Kainta, at muling nagpakasal sa simbahan noon March ng pareho din taon. Ang dalawa ay hindi maikakailang sobrang nagmamahalan, na kahit sa set ng kanilang mga pelikula, ay nakikita ng kanilang nakakatrabaho, ang pag-ibig na namamagitan sa dalawa.
Kahit nakapag-asawa at nagkaanak si Shirley, siya ay nagpatuloy sa pag-arte, at maging ang kanyang asawang si Saldi. Sila ay mas lubos na nakilala, at nakuha ang puso ng mga movie fans. Subalit ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi laging mapayapa, sapagkat tulad ng tipikal na relasyon, ang dalawa ay dumaan din sa mga pagsubok sa kanilang pag-iibigan. Nagkaroon ng pagkakataon na diniborsyo ni Shirley si Saldi, at ang aktres ay bumalik sa Estados Unidos makalipas ang 5 taon pagsasama. Subalit dahil sa pagmamahal ni Saldi sa kanyang asawa, ito ay halos araw-araw na tumatawag kay Shirley, upang humingi ng patawad, at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Dumating sa puntong sinunda ni Saldi ang aktres sa Amerika, at pinunit ang divorce paper nila. Kalaunan ay nagkabalikan ang dalawa, at muling nagpakasal sa Las Vegas, Nevada. Noong 1970s, sila ay tuluyan ng nanirahan sa Amerika, habang si Saldi ay paminsan-minsan umuuwi sa Pilipinas, at gumagawa ng pelikula. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng 2 anak na lalaki, na sila Gary Saldi at Gino. Si Gary Saldi ay naging isang transgender, at entertainer na nakabase sa Chicago. Habang nasa Amerika, si Shirley ay naging modelo para sa designer na si Ruben Panas na nagdisenyo ng kanyang wedding gown noon. Sila ay nagsettle sa Los Angeles, California, at ang kanilang pamilya ay nanirahan doon ng tahimik at matiwasay, na malayo sa intriga ng showbiz. Makalipas ang 20 taon pananatili sa Amerika, ang mag-asawa ay muling bumalik sa Pilipinas noon early 90s. Si Shirley ay muling nakita ng publiko, nang siya at si Saldi ay nag-guest sa show ni Charlene Gonzalez. Inimbitahan din ang dating aktres ng kanyang kaibigan na si Celia Rodriguez na mag-guest sa isang episode ng palabas na Ang Ganda ng Lola Ko sa QTV. Noong 2002, ang asawa ni Shirley na si Saldi ay pumanaw sa edad na 64, at naiwan si Shirley na lubos na nagluksa sa pagpanaw nito. Ayon sa isang interview sa dating aktres noon, ay sinubukan niyang mag-move on sa pagkawala ni Saldi, subalit ito ay hindi naging madali. Ayon sa dating aktres, tuwing may mag-iimbita sa kanya na lumabas kasama ang mga kaibigan, ay madalas niyang nasasambit na kailangan muna niyang magpaalam sa kanyang asawa, hanggang sa siya ay biglang matitigilan, sapagkat maaalala niyang ito ay pumanaw na. Ang ganitong pagkakataon ay tumagal ng 1 taon, hanggang dumating ang araw na natanggap din niya ang mga pangyayari. Nagpatuloy ang buhay para kay Shirley, hanggang isang araw, siya ay nagkaroon ng aksidente, kung saan ay nabagok ang kanyang ulo. Agad siyang dinala pabalik sa Amerika, kung saan ay nadiskubre na ang dating aktres ay mayroon full-blown brain cancer. Ayon sa balita noon, ay ang cancer na ito ay nadiskubre, 1 buwan bago pumanaw si Shirley noong July 9, 2011, sa edad na 73. Ang sakit ay inilihim ng dating aktres sa kanyang mga kaibigan, sapagkat ayaw niyang abalahin ang mga ito sa kanyang kalagayan. Si Shirley ay isang malumanay, mapag-aruga, at mapagmahal na babae sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Siya ay mahilig maglaro ng golf, at ito ang kanyang naging physical exercise, hanggang sa kanyang pagtanda, kasama ang asawang si Saldi. Siya rin ay sinasabing napakaglamorosa sa pagdadala ng kanyang sarili. Isang katangian na naging advantage ng dating aktres sa industriya. Nakuha rin niya ang paghanga at respeto ng mga movie fans, at mga nakasama sa trabaho noon, na naging inspirasyon para sa marami. Nagkaroon siya ng magandang buhay at nakuha ang tagumpay sa loob at labas ng industriya, at bagamat dumaan sa mga pagsubok, ay naging successful sa marriage life. Isang natatanging biyaya, na kanyang pinagyaman at inalagaan, hanggang sa pagpanaw ng kanyang asawa. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Shirley Gorospe, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.